guys. So, pupuntahin tayo ngayon sa provision tsaka sa mga preparation area sa A&P deck para makita natin doon. Alright. Ito ang vegetable preparation area. Saan dito naman ginagawa yung mga paghihiwa ng mga prutas, vegetables. Usually operation rito sa gabi. Doon sila nag-slice, babalat. So, nandito rin ang pillar ng potato, yung makina na yan. So, hindi na na kailangan magpalat manually. Yan ang juice extractor. Nagbuha ng fresh orange juice. Mga rooms dito, mayroong mga designated food products lang tulad dito. Puro dairy lang siya, keso, gatas. Dito naman, mga various goods na frozen. Mga ice carving room. Yan is karne, frozen na karne. So once na tinow nila, pag i-defrost, dito naman ilalagay sa kabila. So ito ang fish preparation. Ito piniprepare yung mga isda. Ayan. So once na prepare nila, ilalagay nila rito sa fridge. Ayan. Fridge sa loob. So ngayon hindi siya gumagana. Dahil wala kang laman. Hindi muna pinagana. Yan ang loob ng storeroom. Ito ang freezer. So, hindi ka makakapasok dyan. Hindi ganito suot mo. So, kailangan makapala jacket. Ako makapasok dyan. So, yan. Nagtibag kami ng mga ice na napukuto sa pintuan. Nagkaparaming ice dyan. Mga taas ng temperatura. Ito ang meat room. Lahat na nakikita nyo dyan, puro karne. Yan. So, napakarami pang stock. Right. Ito karne yan. Mga imported na karne. So dito sa provision, walang provision master. So ang mahawak ng issuance is si chef tsaka yung controller. Yung controller, siya yung umuorder ng mga stocks. So kaya nang i-charge naman sa cleanliness is kami. So kami naglilinis sa loob. Magbabakpaka ng mga yellow sa mga freezer. Makailangan kayang-kaya naman. B-deck, meron ding dalawang pallet jack na ginagamit para dito sa provision ng B-deck. So hindi kami pwede makapag-drive niyan hanggat wala kang lisensya tsaka certificate na binibigay ng main office. So yan, makikita nyo dyan ang panel board ng ating mga cold rooms. So nandyan yung digital numbers ng temperatura ng loob ng mga rooms. Ito naman ang ating storeroom, mga dry provision. Dito naman yung mga dry goods. So ito naman ang kabila is for printed materials, mga papel, lahat na ng print, papel mo gamitin sa printing, mga office items, ayan. Ngayon dito naman sa kabila, yan ang pinakamasarap na room. Yan ang liquor store. So lahat ng klase ng alak nandyan. So bawal. Bawal tayo muna dyan. So, ito ang dito preparation dito sila gumagawa ng mga salad.
natin. So, sarado muna bakery ngayon. So, dito ginagawa yung masasarap na tinapay. Yan. Okay, sarado muna siya. Doon muna sa pastry gumagawa ng mga pan-dessert natin tsaka mga tinapay. Doon sa deck po. Yan, makikita nyo, yan yung lift na ginagamit pag loading. So, umaangat baba yan. So, dyan namin pinapasok yung mga paleta para maibabaro sa B-deck. Yan. Pag loading naman, ito ang mga gamit namin. Yan, mga pallet jack, tsaka yung mga forklift na yan. Ginagamit namin yan pagka maglo-loading ng mga supplies, provision, mga pagkain. So, dito naman ang crew gali. So, mainly, dyan nagpe-prepare ng mga pagkain, ng mga hot food. Dahil ang bukas lang na outlet ng kainan is yung PO at yung crew mess. So, dito sila nagpe-prepare. So, ayan, ang dinilibre sa ating pagkain ng mga tropa sa kusina. Napakalaki ng steak. Halos kalahati na ng plato. Sana maubos ko. Alright, guys. Kaya muna tayo.